So nasa Genesis 21 na po tayo ngayon. So binasa ni Kuya Ray yung unang bahagi. Pero hindi lang yon yung pag-aaralan natin. We'll study the whole of Genesis 21. Masaya sana kung first 8 verses lang. Doon na lang tayo sa masaya. Kasi kung tayo yung susulat ng script ng buhay natin, di ba, we won't prefer yung narinig natin na story ni Ate Mayat last week. We won't prefer yung story na narinig natin kay Ate Mildred at sa family niya kanina lang. Kung tayo masusunod, meron tayong gusto na isulat doon sa script ng buhay natin. O meron tayong gustong tanggalin doon sa storya ng buhay natin. Ayaw nating maghintay. Yeah, kung maso-shorten natin yung period of waiting, gagawin natin. O pwede namang madiliin, bakit ba pagtatagalin yung blessing na nanggagaling sa Panginoon? Mas gusto natin yung masaya kaysa malungkot. Tama ba? O sino sa inyo gustong mas malungkot kaysa masaya? Yeah? Ayaw natin nung mahirap, ayaw natin nung malungkot, ayaw natin nung nawawalan tayo siyempre ng mahal sa buhay. Sometimes we express yung wish na pwede ba lagi na lang masaya? Ayaw natin ng may mga pag-aaway o hindi pagkakasundo. Diba kahit may mga conflicts na nangyari, minsan in denial pa tayo na we assume na okay naman lahat. Pero meron talagang conflict na kailangang harapin, kailangang solusyonan. Hindi natin maiwasan yon. Hindi natin maiwasan yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Even sa loob ng church, we're still struggling sa mga ganong conflicts. So ito po ay paalala sa atin na we live in a world na hindi yung script natin yung nasusunod. Hindi tayo ang scriptwriter, hindi tayo ang director dito sa teatro ng mundong ito. We follow God's script. This is God's story. Hindi tayo ang sumulat. This is God's drama. At sa drama na yun, hindi puro comedy. Merong tragedy na nangyayari. At lahat na nangyayari sa buhay natin, walang aksidente. Walang pagkakataon na ang Diyos ay not in control of anything na nangyayari sa history. He is sovereign. And very tempting for us to revise yung script. Lalo na yung masyadong masakit sa puso. Pwede bang iba na lang? O pwede bang sa ibang tao na lang yung ganyang storya? And so we need to ask ourselves yung question na, do you really trust God? Do you really trust God doon sa kwento na isinusulat niya sa buhay mo? O parang gusto mong agawin yung, akin na yung panulat. Ako na lang yung susulat. I have a better and more beautiful story to write for my life. Do you trust God doon sa nangyayari sa flow of history? Yung nangyayari sa bansa natin, yung nangyayari sa mundo natin, even itong pandemic na hindi natin alam kung kailan matatapos. Do we really trust God? Na ang Diyos ang sumulat, hindi lang yung mga good portions of our story, of our history. Kahit yung mga ugly parts, kahit yung mga masakit, kahit yung masalimuot, kahit yung mabigat sa kalooban. Yun lahat ay bahagi ng tinatawag na providence of God. Yung word na provide, familiar tayo doon. Provide, di ba? Mas gusto naman natin. Pero yung providence, it's a much larger than that. Kung hindi nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng providence, kaya kailangan ninyong umattend ng Heidelberg Catechism. Kasi pinag-uusapan natin yung mga ganong doctrinal terms doon. Halimbawa, sa question 27, a few weeks from now, ito yung itatanong sa inyo. What do you understand by the providence of God? Anong sagot? Hindi naman pwede na, hindi ko nga naiintindihan kung ano yung providence. Di ba? Kaya nga tayo nag-aaral. So ang sagot, the almighty and everywhere present power of God, whereby, as it were, by His hand, He upholds and governs heaven, earth, and all creatures, so that herbs and grass, rain and drought, fruitful and barren years, meat and drink, health and sickness, riches and poverty, yes, and all things come, not by chance, but by His fatherly hand. May tagtuyot sa kwento ng buhay natin. May tagtuyot
sa kwento ng buhay ni Abraham. Simula pa lang nung story natin, part 1 pa lang sa story, nagkaroon na ng tagtuyot doon sa lupain na pinapunta ng Diyos si Abraham. That's Genesis 12. At kung hindi natin nakikita yung providence o yung hand of God at work sa mga tagtuyot na bahagi ng buhay natin, may tendency tayo na daanin sa sarili nating diskante. So yun yung nakita natin sa Genesis 12. Meron ding tagtuyot sa asawa ni Abraham. Simulang-simula pa ng kwento, Genesis 11 verse 30. Now, Sarai was barren. Tuyot yung kanyang bahay bata. She had no child. And so kung sumusubaybay tayo doon sa story, 25 years na yung nakalipas. Tagtuyot pa rin doon sa kanyang bahay bata. Ang dami na nangyari. Ilang beses nang inulit ng Panginoon, natutuparin niya yung promise niya. Ilang beses nang binigay ng Diyos ng assurance si Abraham at si Sarah na magkakaroon sila ng anak. Pero ilang beses na rin na sila ay naiinip, dinadaan nila sa sariling diskarte. Ayun, after 10 years, dahil sa pagkainip nila, nagsuggest na si Sarah na si Hagar na lang ang anakan ni Abraham para magkaroon sila ng anak. So ipinanganak si Ishmael. And dalawang beses pa na nalagay sa peligro itong si Sarah. Una sa Egypt, sa Genesis 12. And sa Genesis 20, last week, nakita natin sa story. Nung siya naman ay kinuha ni Abimelech, yung king of Gerara. Dalawang beses na nalagay sa peligro itong si Abraham. Nalagay din sa peligro yung pangako ng Diyos kay Abraham sa kay Sarah. Pero as always, God intervenes doon sa story. Para ano? Para hindi lang solusyonan yung kapalpakan ni na Abraham sa ni Sarah, kundi para patunayan na yung pangako niya ay hindi pwede na mabali, hindi pwedeng hindi matupad yung plano niya sa buhay ni Abraham at ni Sarah. God is sovereign and He is on control. Hindi mapupurnada ang lahat ng kanyang binabalak. Kahit kasalanan natin, kahit kapalpakan natin, kahit kahangalan natin, kahit kahinaan natin, walang sapat para maitumba yung plano ng Diyos. Kapag pinlano niya, kapag sinabi niya, every word of the Lord proves true. Kahit yung kapalpakan natin, kahit yung kahinaan natin, kahit yung kasalanan natin, in His sovereignty, in His providence, ay gagamitin niya na instrumento to accomplish His purposes. So this story is about God. Sino yung bida? Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo. Ang Diyos ang bida sa kwentong ito. Kaya, huwag kang kontrabida. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kontrabida. So 25 years na yun nakalipas. Baog pa rin si Sarah. Wala pa rin siya anak. Hindi pa rin siya nagkakaanak. Pero nakita na natin, nabasa na natin kanina yung Genesis 21, that is about to change. Hindi dahil sa galing ni Abraham. Hindi dahil sa tip na nakuha nila sa kapitbahay, ganito lang gagawin ninyo. Kaya hindi kayo magkaanak kasi mali ang strategy ninyo. Hindi dahil sa medical technology. Hindi dahil sa tsamba. God intervenes sa story. Sabi sa Heidelberg Catechism, all things come not by chance but by His fatherly hand. Pakitagalog nga, Tagalog. Sa katunayan, ang lahat ng bagay ay hindi dumarating ng ayon sa sapalaran, kundi sa pamamagitan ng kanyang mapagpalang kamay bilang ama. Hindi tulad ng ama ni Ate Mildred. Hindi tulad ng ama ng maraming mga anak na pinapabayaan, iniiwanan, at hindi inaalagaan ang kanilang mga anak. Our Heavenly Father is different. Our Heavenly Father is perfect. 1 year ago, 1 year before yung story natin ngayon, naalala ninyo na dumalaw ang Diyos kay Abraham? Tapos sinabi niya kay Abraham sa Genesis 18, ilagay mo sa kalendaryo mo, 1 year from now, babalik ako sa inyo at ang asawa mong si Sarah ay magkakaroon na ng anak na lalaki. So bumalik nga ang Diyos sa Genesis 21. Pagdating sa Genesis 21 na nakalagay doon, kung hindi masyadong precise yung pagkakasalin sa Tagalog, sa salin ng Biblia nakalagay, dinalaw ng Panginoon si Sarah. The Lord
visited Sarah. At ginawa ng Diyos kay Sarah ang ayon sa kanyang ipinangako. Eksakto sa kalendaryo na ibinigay ng Diyos. Hindi na paaga, hindi na huli, tamang-tama ang panahon ng Diyos. So nabuntis si Sarah. Sino ang ama? Hindi si Abimelech. Nakakita na natin sa story yan. Last week, ang ama ay walang iba kundi si Abraham. Ilang taon na si Sarah? 90. Ilang taon na si Abraham? 100. Sino sa inyo ang 90 or 100 na narito? We know, it's impossible para mabuntis ang 90 years old. Di ba? Kapag nangyari yun, talagang sisigaw tayo, himala. Tayo nagugulantang lang tayo. Halimbawa, yung kapitbahay namin, 16 years old. 16. Buntis. Sa pangalawang anak niya. Di ba? Pagka nabalitaan natin yung himala, hindi himala. May nangyari doon. Pero ito, himala. Kasi imposible na mangyari. Pero walang imposible sa Diyos. So nanganak sila na isang lalaki, pinangalanan ni Abraham yung anak nila na Isaac. Pagkatapos, pagkaraan ng ikawalong araw, tinuli ni Abraham si Isaac. Pinangalanan ni Abraham na Isaac kasi yon ang sabi ng Diyos. Tinuli after 8 days kasi yun yung sabi ng Diyos as a sign of the covenant. Genesis 17. Alalahanin niyo yung story. Question. Bakit Isaac ang pinangalan? Sa atin, hindi natin masyado maririnig yun. Pero kung kayo ay yung mga Hudyo, naiintindihan ninyo yung Hebrew, alam ninyo na yung Isaac, ang ibig sabihin, may paliwanag din naman sa story. Ang ibig sabihin ay, tumawa siya. Hindi si Isaac, kasi kapapanganak pa lang eh. Sino yung tumawa? Si Abraham, ang unang tumawa sa Genesis 17. Nang sinabi niya na magkakaroon ka ng anak, matanda na siya. Si Abraham lang ba yung tumawa? Hindi. Di ba? 1 year ago, nung dinalaw ng Diyos si Abraham, sinabi ulit yung promise niya. Sa background, si Sarah naman ang tumawa. Si Abraham ang tumawa, si Sarah ay tumawa, at ang pinangalan sa anak nila ay tawa. Kung ikaw ganun pangalan na anak mo, tuwing tatawagin mo yung anak mo, ibig sabihin, ano maalala mo? Maalala mo yung time na nangako ang Diyos, pero yes, they are believing parents, pero nandun pa rin yung unbelief sa heart nila. Hindi sila fully, perfectly nagtitiwala sa Diyos. Pero hindi lang yun. Di ba parang napaka sadista naman ng Diyos kapag puro kapalpakan lang natin yung gusto niyang ipaalala sa atin. No, yung word na yon ay senyales or palatandaan. Hindi lang ng kapalpakan ni Abraham tsaka ni Sarah. Every time they will remember that story, maalala nila na mayroong Diyos na makapangyarihan, mayroong Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. And that child is a reminder, lalo na kapag nagdududa sila sa pangako ng Panginoon, na God will fulfill exactly kung ano yung kanyang sinabi. So first 8 verses, yun yung tema nitong first part ng story. Isaac, tawa, tapos masaya sila. They are celebrating. Dahil kapag nakita natin yung katuparan ng pangako ng Panginoon, talagang nagdudulot yon ng malaking kasiyahan sa atin. Amen? So sabi ni Sarah, verse 6 and 7, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos, at sino mang makarinig nito ay tiyak na matatawa rin. At sinabi pa niya, sa edad na yon ni Abraham, sino makapagsabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata, 90 years old, isipin niyo, nagbe-breastfeed ng kanyang anak. Gayun man, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Nakakatawa. Pero nakakatawa na hindi dahil joke, yun ang nangyayari. Nakakatawa kasi this is really a joyous occasion. This really meant to be celebrated. Kapag ang Diyos ang gumawa ng himala, kapag ka napatunayan natin, hindi ito gawa ng tao, hindi ito gawa ni Abraham, hindi ito gawa ni Sarah, hindi ito dahil sa akin, kundi dahil sa Panginoon, praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Libo-libo ang ipinapanganak araw-araw. Kailan pa tayo makakabalita na merong nanganak na 90 years old? It's not just about that.
But yung promise ni God 25 years ago. At ang daming kwento sa buong Biblia na makita natin na himala talaga yung mga naging kapanganakan ng mga ilang karakter sa Biblia. Yung anak ni Abraham, si Isaac, na pangasawa niya si Rebecca. Ganun din, barren din, bawg din. Pero binuksan din ng Diyos yung kanyang sinapupunan at nagkaroon sila ng anak. Di ba? Kambal pa, Jacob and Esau. And ganun din, yung asawa, isang asawa ni Jacob na si Rachel. Hindi rin magkaanak. Pero gumawa din ng Diyos ng himala para magkaanak sila. Si Hannah, tsaka si Elkanah, mga magulang ni Samuel, na nalangin sila sa Panginoon, binuksan din ng Diyos yung kanyang sinapupunan. God is able to give life to the dead. Meron ba kayong alam pa na isang pambihirang kapanganakan na pinaka pambihira sa lahat? Fulfillment din ng promise ni God. Walang ibang makagagawa din kundi ang Diyos na mayroong isang birhen, a virgin, without father, na buntis, nagkaroon ng anak. And not just that, yung anak niya ay Diyos na nagkatawang tao. The incarnation is the miracle of all miracles. At yun ay katuparan din ng pangako ng Diyos ng kaligtasan para sa atin. At nagdulot din yun ng malaking kagalakan, hindi lang sa isang pamilya. Diba sabi ng anghel, I bring you good news of great joy that will be for all the peoples. Luke chapter 2, verse 10. So, si Kristo, ang pagdating ni Kristo, ang patunay na merong Diyos na tumutupad sa kanyang salita. Every time you doubt the promises of God, remember Christ. Eksakto ang katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi nahuhuli, hindi naaga, eksakto sa kalendaryo ng Diyos. He is faithful, He is our covenant-making and covenant-keeping God. So, if we receive that good news, ano dapat yung response natin? We rejoice. Okay, we celebrate every Sunday as a church. Kasi kailangan, dapat lang na-celebrate natin yung great news of the good news of the gospel. Diba, kahit hindi ka pa rin nagkakaanak hanggang ngayon. You're part of this story. You're part of the story of God. Every time we gather, we celebrate that. At kung meron mang nakanak or meron mang pinagpala na mga kasama natin sa church, we rejoice with those who rejoice. Kasi we are part of one family, we are part of one story. So tama lang na we celebrate dahil ang Diyos yung promise keeper. But it's not just about celebration. Ano pa yung response ni Abraham? Obedience. Pinangalan ng Isaac kasi sumunod siya sa Diyos. Hindi niya sinabi, ayoko ng Isaac eh. Ang tawa, ang ipapangalan sana ako. Di ba pwede pong mas magandang pangalan naman? O kaya, ikawalong araw, tutuloy yung bata. Ang bata-bata pa, di ba? Ang sakit nung gagawin dun sa batang yun. Pero sumunod si Abraham. That's covenant faithfulness. That's covenant faithfulness. That's covenant obedience. Kaya tayo mayroong baptism. Kaya tayo mayroong membership class. Para maalala natin, o kaya maunawaan natin, bakit mahalaga yung covenant obedience? Hindi lang tinanggap ko si Kristo, maghihintay ako, mapunta sa langit. Kundi we pledge to follow Christ in baptism and we pledge to be a faithful member of the church as pag-express ng agreement natin sa church covenant. It's not just because of our expression of commitment. Pero lalong-lalo na para ipaalala sa atin na it's not about our commitment. It's about God's commitment as sa pagliligtas sa atin. Kaya we baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dahil yon ay gawa ng Diyos. And even if we commit as faithful members of the church, paalala yon na meron Diyos na unang-una na siyang faithful sa kanyang covenant para sa atin. So hindi yung pangako natin ang nangingibabaw, kundi yung pangako ng Diyos para sa atin. So if you are a faithful covenant member, karamihan sa inyo, I believe, ay members ng church. Masaya ba? Masaya ba maging part of this family?
Okay, ipakita naman ninyo yung inyong mga ngiti sa akin sa pamagitan ng inyong mata. Kahit na inaantok kayo. Okay? Masaya ba maging part of a church family? Yes. Pero lagi bang masaya? Kaya diba natin sabihin, hoy, pag ikaw nagpa-member sa church, ah, ginagalang siya ko sa'yo. Napakasaya. Laging may kainan, laging may tawanan. Di ba? Ibe-bless talaga tayo ng Panginoon. Huwag naman ninyo sasabihin yan doon sa mga bago magpa-member ng church. May masaya. Pero hindi lahat ng pagkakataon. Meron tayong member. Kilala ninyo yun. A few years ago, nagpa-baptize siya. After 1 week, may nangyaring aksidente. Inakabangga sa kanila, namatay. Tapos siya ay nakulong. Siya pa ay nagbayad ng malaking halaga. That's not fun. Meron tayong members na nagpa-baptize. Matanda na sila. Retirado na sila. Nauna yung lalaki, sumunod yung asawa niya. Pero after a few months, namatay sa cancer. Or maybe some of you, nung nagpa-baptize kayo and you pledge allegiance to follow Christ, inaaway na kayo ng pamilya ninyo, kaya nilayuan kayo ng kaibigan ninyo. Yes, mayroong great joy kapag nasa atin yung gospel and we are part of this family. Pero mayroon ding mga malulungkot na pangyayari. So, tapos na yung verses 1 to 7. Ah, mayroon pa pala yung verse 8. Masaya din yung verse 8. Kasi after 2 years, after 3 years, inawat na si Isaac, yung win. Ibig sabihin, and then they celebrated. Yun yung nakalagay sa verse 8. Yo, bakit magsa-celebrate? Di ba sa atin nagsa-celebrate pag first birthday o kaya 7th birthday? Bakit nga ba tayo nagsa-celebrate pag first birthday o kaya 7th birthday? So bakit sila nag-celebrate? Kasi nung panahon na yon ay napakataas ng infant mortality rate. Marami namamatay. Ilang buwan pa lang. Di ba? Masaya nga sila tapos namatay naman yung bata after a few months. Bali, wala din yung celebration na yun. They celebrated kasi pagka 2 years o 3 years na at naawat na yung bata, ibig sabihin, malaki yung chance na mabubuhay yung bata. At dahil sa pangako ng Diyos, 100% yung chance na mabubuhay yung bata. Kasi hindi magpapatuloy yung lahi ni Abraham kapag mamamatay si Isaac. So, ang ganda na makita, they're celebrating. Yun? So, nagtatawanan sila, nagkukwentuhan sila, inaalala nila yung mga memories na talagang nagdaan, talagang tinupad ng Diyos yung pangako nila. Ang saya na makita isang pamilya, di ba? Nagkakainan, nagtatawanan. Pero may panira naman sa eksena. Verse 9. Pwede ba hanggang dito na lang tayo, masaya na lang? Hindi, kasama pa rin ito sa story. Kasi itong anak ni Hagar, na Egyptian slave nila, na anak din naman siya ni Abraham. Anong pangalan? Ishmael. Pero sa Genesis 21, hindi binanggit yung pangalan ni Ishmael. Sinasabi lang anak ni Hagar. Bakit? Kasi ang point of the story, si Isaac yung dapat pangalanan. Siya yung magpapatuloy ng covenant promises ng Panginoon at hindi si no-name Ishmael. So, bagamat tinuli din si Ishmael, pero yung attitude na pinapakita niya dito ay pinapatunayan niya na ayaw niya maging bahagi ng covenant ng Diyos kay Abraham. Bakit? Ano bang ginagawa niya? Verse 9. Siya ay nakita ni Sarah na tumatawa. Kung meron kayong MBB o kaya ang Biblia, ang salin doon, na ipaglaro si Ishmael at this point, 15 or 16 years old na. Tapos si Isaac ay 2 or 3 years old. Pero yung word na ginamit doon ay laugh. Laughing. Tama naman. Kasi yun yung motif. Yun naman yung motif ng buhay ni Isaac. Diba? Kaya nga tawa yung pangalan niya. Eh. Pero hindi ito yung tawa na yung nakikipag-tawanan kasi nakikisaya ka. Merong tawa na pinagtatawanan. And that's negative. Kung positive yung pagtawa dito, so we can justify yung parang masabi na we can criticize yung sinabi ni Sarah later on. Kasi gusto niyang palayasin eh. Dahil akala niya ay iniinsulto yung kanilang anak at pinagtatawanan. Pero if this is really negative,
At I believe na ito ay laughing mockery. Yung merong panlalait, merong pang-insulto. They're celebrating, pero binabastos yung celebration. Kasi yun yung gamit ni Paul sa Galatians chapter 4 referring to this story. When you look at Galatians 4:29, sabi doon ni Paul, kung noong una ang ipinanganak ayon sa Espiritu, referring to Isaac, ay inuusig. Referring to this sin na pinagtatawanan ni Ismael, si Isaac. Kaya yung sali ng ang salita ng Diyos tinutukso. Nang ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Sino yun? Si Ismael. Diba ganun din ngayon? Na sinasabi ni Paul na it's reflective of our experience as Christians today. So kung ganun yung perspective, maintindihan natin yung sinabi ni Sarah kay Abraham. Tingnan niyo yung sinabi ni Sarah kay Abraham, verse 10. Palayasin mo ang aliping niyan at ang kanyang anak. Sapagkat ang anak ng aliping iyan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. When you evaluate yung words ni Sarah, anong masasabi natin sa kanya? Yan, Sarah, tama yung ginawa mo. Di ba? We are quick to criticize. Teka, ang lupit naman. Eh, anak din niya ng asawa mo eh. Ikaw pa nga yung nagsuggest. At bakit di ka parang nagpapasakop sa asawa mo? Bakit baliktad? Bakit si Sarah pa nagsasabi, ay Abraham, palayasin mo nga yung mag-ina na yan. Sumunod ka sa akin. Pero we know sa 1 Peter, do you remember yung sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 3 about husband and wife? Tapos ginawa niyang halimbawa si Sarah. Okay mga babae, tularan niya si Sarah na nagpapasakop sa kanyang asawa. So, meron siyang attitude of submission na dapat tulakan ng mga asawang babae. So, paano natin maintindihan yung reaksyon ni Sarah? Eh, anak din yun ni Abraham eh. Diba, natural kay Abraham? Ano mararamdaman niya? Eh, yung nakalagay sa verse 11. Sobrang nalungkot si Abraham sa sinabi ni Sarah. Pwede naman niya ipaglaban yung kanyang isang mag-ina. Diba? Eh sige, huwag na natin palayasin. Doon na sila sa ibang bahay. Kung bahala sa kanila, kung gagastos para sa kanila, kahit di kayo magkita. Pero, alam probably ni Abraham na itong gusto ni Sarah ay ayon din sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Eh yun yung sabi ng Diyos sa verse 12 at verse 13. It's hard for us to understand this. Kasi masyado tayo ano eh. When we listen to these stories, nangingibawa sa atin yung feelings, yung emotion, yung pagiging sensitive doon sa nangyayari. Pero we forget na this is, dapat maintindihan natin in light of the covenant. Hindi yung feelings natin yung dapat mangibabaw. Yung covenant ng Diyos, yung pinakamahalaga sa lahat. So, maintindihan natin siguro na ganito ang sinabi ng Diyos kay Abraham. Sabi niya, verse 12, tingnan niyo. Huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina, sundin mo na ang gusto ni Sarah. Sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong yan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami at sila'y magiging isang bansa. At sila'y magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael. So, kung hindi palalayasin ni Abraham si Hagar saka si Ismael, ibig sabihin, hindi na si Sarah yung sinusuway niya. Ang sinusuway niya ay mismong salita ng Diyos sa kanya. So kung tayo ang nasa kalagayan ni Abraham, madali bang sundin yon? It's hard. That's your child. That's your child. Kawawa naman sila kung palalayasin. Easy for us to justify our actions. Kahit na yung ginagawa natin ay paglabag sa kalooban ng Panginoon, it's quick for us to justify our actions. And some of you, siguro meron kayong relasyon sa isang unbeliever and you know the Word of God. Or maybe yung anak ninyo na Christian ay merong relasyon sa isang unbeliever. Easy for us to justify, right? Eh mabait naman eh. Eh dinadala ko naman sa church eh. Eh sishare ko naman ang gospel.
Pero ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? Ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao, tama? Pero ang gustong paghiwalayin ng Diyos ay hindi dapat pagsamahin ng tao. Pero tayo, pilit pa rin nating kinakapitan yung mga bagay na gustong ihiwalay sa atin ng Diyos. At yung nagda-drive sa atin, yun yung sinasabi ng puso ko eh. Kung anong gusto mo, yun ang sundin mo. That's not a Bible verse. Yun yung nakukuha natin kaka-Facebook. And so we have some members na alam natin na nag-asawa ng unbeliever. Iba, bago sila ikasal, sasabihin sa akin, so, pagkakasal na kami, syempre, akong masusunod dyan. Kasama ko sa church, dadaling ko sa Panginoon. Ha? 10 taon nang lumipas. Wala pa rin. Hindi naman niya nadala sa Panginoon eh. Siya pa yung nahatak palayo sa Panginoon. Bakit? Kasi ang gusto natin yung pamamaraan natin eh. Gina-justify natin sa sarili nating paraan sa halip na sundin, sumang-ayon at magtiwala sa paraan ng Diyos. So we have this part of story para magpaalala sa atin. And nagpapaalala ito sa mga Israelita during that time na hindi sila dapat makisama sa mga hindi sumasamba sa Diyos. Dapat humiwalay sila. Dapat bumukod sila. Mahalaga kasi sa Diyos yung distinction sa covenant. Yung malaman, sino ba yung kabilang sa covenant? Sino ba yung outside of the covenant? Kaya pinapahalaga natin sa church yung church membership. Diba, hindi ko mo, umaten ka lang, matagal ka nang umaten, masaya, dito ka sa church, masaya naman eh. Diba? Hindi ibig sabihin na you are already a member of the church. Sino ba yung kabilang sa church? Sino ba yung nag-e-express, nagpapakita sa buhay nila that they are really representing Christ in following Jesus? So that's why we also practice church discipline. Kung meron man na mga members tayo, and sadly meron na hanggang ngayon ay hindi nagpapakita ng repentance, we're praying. One day they will repent. Pero pag dumating yung time na pinapakita nila, that's not the way of a Christ follower. Masama man sa loob natin, masakit man sa puso natin, we will remove that person sa membership. Kapag walang pinapakita sa puso niya na pagmamahal kay Kristo at sa iglesia na katawan ni Kristo. Nakaka-offend sa iba, right? Some will be offended. Sasabihan tayo na sobrang exclusive naman ninyo. But we don't follow our feelings. Yes, we want to be gentle. Siyempre, maging maingat naman tayo. Hindi naman pwedeng sabihin na, tatagalin ka na namin sa church. Ayaw mo na umattend. Hindi ka na makakatuntong sa grounds ng Baliwag Bible Christian Church. We need to be gentle, humble, and gracious. Pero in the end, hindi feelings natin, hindi feelings ng iba, yung dapat mang ibabaw. Kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Maliwanag po ba? Is that clear? Yeah. So we have this part of the story para ipaalala sa atin. Kung anong gustong paghiwalayin ng Diyos, ay huwag nating pilitin na pagsamahin. Totoo yun sa pag-aasawa. Totoo yun sa church membership. Totoo yun sa church discipline. Ibig sabihin ba, ano ba namang klaseng church ito? Walang pakialam sa mga unbelievers. No. Kaya meron tayong evangelism. Kaya meron tayong church planting. Kaya meron tayong missions. Yon ang paraan ng Diyos. Hindi yung sarili nating paraan. Yung nasusunod to reach out sa mga unbelievers. So dito, pinalayas si Hagar tsaka si Ismael. Yan, papalayasin sila sa household ni Abraham. Pero ibig sabihin ba, wala nang pakialam ang Diyos sa kanila? Ibig sabihin ba, napakalupit ng Diyos dito sa mag-ina na papalayasin? Kaya hindi. Kasi sabi niya sa verse 13, alang-alang kay Abraham, may plano din pala ang Diyos kay Ismael. Kasi ang plano ng Diyos, hindi lang sa isang pamilya, di ba? Ang plano niya sa Genesis 12:3, sabi, all of the families of the earth shall be blessed
through Abraham, sa pamamagitan ni Abraham. So, ano naging response ni Abraham? Maagang-maaga siyang bumangon at malamang dito nakatulog ng mabuti. So, anong ginawa niya? Kumuha siya ng isang bundle ng tinapay at lalagyan ng inumin, pinuno niya ng inumin, at pinabao niya kay Hagar at sa anak niya at pinalis na sila. So, tingin niyo, kung ito ay pupunta, halimbawa, sa Egypt, dun sa mga kamag-anak ni Hagar, at dadaan sila sa disyerto na dandang milya yung kanilang dadaanan. Sapat ba yung pagkain at inumin na bao nila doon sa paglalakbay nila? Wala naman silang madadaan ng Alpha Mart para bumili sila ng supply nila. So alam ni Abraham, eventually, mauubos din yon. At ganun yung nangyari, naubos na yung pagkain, naubos na yung inumin, wala naman ibang tao na tutulong sa kanila. So itong si Hagar, pagod na siya, hinang-hina na siya, lalo naman yung anak niya. Kahit na teenager na yon ay hindi rin tatagal, di ba? Kung walang Facebook, walang cellphone, tatagal ka kahit ilang taon. Pero walang pagkain, walang inumin, hindi ka tatagal. So, hinang-hina na yung anak niya. Hinang-hina na si Hagar. So, nilagay niya na yung anak niya sa ilalim ng puno at lumayo siya, siguro mga 100 meters ang layo, kasi sabi niya, hindi ko matitiis na makita na mamatay yung anak ko. Kasi alam niya, wala ng pag-asa. So, umiyak siya, humiyaw siya, saka kaiyak. Diba kanina, tinatapos ko yung sermon ko maaga-maaga kasi nasa 9:00 ako maghapon hanggang gabi. So I'm putting some finishing touches dito sa sermon. Madilim pa. Tapos tinignan ko yung rabbit namin na nakakulong at malakas kasi yung ulan. Nakita ko yung isa, yung pinakamaliit. Hindi ko alam, baka may sakit. Yung ulo niya nasa labas ng kulungan at hindi na may balik. So nung tinanggal ko, naghihingalo na. So habang tinatapos ko yung sermon, nandun siya sa labas, naghihingalo, malapit ng mamatay, at ngayon ay patay na. And it's hard. Rabbit pa lang yun. E paano kung sarili mong anak? It's painful. Pero narinig ng Diyos yung iyak, hindi ni Hagar, yung iyak ng bata. Verse 17. So, concerned din ang Diyos sa kanila. Hindi hahayaan ang Diyos na mamatay si Ismael. Bakit? May pangako din ng Diyos kay Ismael. Hindi pwedeng masira yung pangako ng Diyos. So, may plano din ng Diyos sa kanya. Kahit at this point, siya ay outside of the covenant. Pero, bakit pinarating pa ng Diyos sa punto na halos mamatay na sila? Pwede namang sa simula pa lang eh. Di ba? Pakainin sila, painumin sila. Nangyari na ito sa Genesis 16, right? Nung unang pinalaya si Hagar, ganun din ang pinakita ng Diyos na kabutihan kay Hagar. Pero bakit at this point, dumating sa point na nag-iingalo na sila, mamamatay na sila? Maybe, natural kasi sa atin, sa panahon ng kaginhawan, sa panahon na sagana tayo, nakakalimot ang tao na tumawag sa Diyos. Pero sa mga panahon na walang-wala na, wala na tayong makakapitan, wala na tayong maiiyakan, wala nang tutulong sa atin, noon lang natin marirealize na Diyos pala ang kailangan natin. Diyos pala ang makakasolusyon sa problema natin. Sabi nga ni Tim Keller, when Christ is all you have, doon mo lang marirealize na Christ is all you need. Kapag walang-wala ka na, doon mo lang marirealize na ang Diyos pala ang kailangan mo. So hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang sabi niyang Diyos, kay Hagar, ito sabi niya, verse 17, ano bumabagabag sa iyo, Hagar? Or sabi ng anghel ng Diyos, huwag kang matakot kasi narinig ng Diyos ang anak mo. Tumayo ka, alalayan mong tumayo ang bata dahil gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. May pangako ang Diyos. Inulit niya yung pangako niya para kay Ismael. Kaso, kahit alam natin yung pangako ng Diyos, kahit ilang daang sermon na sa church, yun napakinggan natin. Kapag yung mga panahon na hirap tayo sa buhay, kapag yung mga panahon na tambak-tambak yung problema natin sa pamilya, di ba parang nabubulagan tayo doon sa mga provisions ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, binuksan niya yung mata ni Hagar at nakita niya na sa tabi niya, malapit lang sa kanya, ay meron palang isang balon, a well of water. So sumalok siya na inumin. Uminom siya, uminom yung kanyang anak. Sila'y nabuhay, lumakas sila. So may promise si God, may provision ng Diyos. Hindi lang yon.
Verse 20, God was with the boy and he grew up. So buong buhay ni Ishmael ay kasama ng Diyos, kasama niya ang Diyos, nandun yung presensya ng Diyos sa kanya. Hindi siya pinabayaan ng Diyos, hindi siya hinayaan na magutom ng Diyos. God provided for him, God protected him all throughout his life hanggang matupad ang pangako ng Diyos sa kanya. Hindi tayo iiwan ng Diyos sa ere kung meron siyang ipinangako sa atin. So promise of God, provision of God, presence of God. Bahagi ba si Ishmael ng Abrahamic covenant at this point? No. Pero yung biyaya ng Diyos, naranasan din ba niya? Yes. Ganyang kabuti ang ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na Ishmael was deserving of that promise. Hindi ibig sabihin na kinikilala niya yung biyaya ng Diyos. Yung nanay niya, kumuha ng mapapangasawa kay Ishmael na galing sa Egypt. Natural naman kasi sila ay taga Egypt. Pero kapag naririnig natin yung pangalang o yung bansang Egypt, alam natin na at this point of redemptive history, hindi positibo. Yon ay daan palayo sa Diyos at hindi palapit sa Diyos. So dalawang anak ni Abraham, si Isaac at si Ishmael. Magkaiba yung kanilang destiny. Magkaiba yung kanilang pamamaraan. And yung paliwanag ni Paul sa Galatians 4. When you look at Galatians 4, sabi doon ni Paul, verse 23, yung isa ay son of the slave, si Ishmael, yung isa ay born according, si Ishmael, born according to the flesh. Ibig sabihin, yon ay sumisimbolo sa gawa ng tao, kung pamamaraan ng tao ang nasusunod. At yung isa, si Isaac, born or son of the free woman, born through promise. Gawa ng Diyos. So, sino ka dun sa dalawa? Saan ka kabilang? Dun sa mga tao na hanggang ngayon ay nagtitiwala sa sarili nilang gawa, nagtitiwala sa relihiyon o sa kautosan o sa simbahan para sila ay maligtas. O, born according to promise, nagtitiwala na sapat yung ginawa ni Kristo bilang katuparan ng pangako ng Diyos para sa ating kaligtasan. So this story, historical, ay merong malaking impact sa buhay natin. Kung saan ka kabilang, are you part of that covenant through Christ or you're still outside the covenant? Galatians 4, 28 to 31. Now you brothers, if you are in Christ, now you brothers and sisters, like Isaac, are children of promise. But just as that time he was born according to the flesh, persecuted him who was born according to the spirit, so also it is now. But what does the spirit scripture say? Sabi ng scripture, cast out the slave woman. Di ba si Sarah yung nagsabi nito? Pero ito din yung sabi ng salita ng Diyos. Cast out the slave woman and her son, for the son of the slave woman shall not inherit with the son of the free woman. Huwag nating paghahaluin yung pamamaraan ng Diyos at yung pamamaraan ng tao. So brothers, we are not children of the slave, but of the free woman. Is this good news for us? Yes. Kasi kung if you are in Christ, you are free. Ibig sabihin, kabilang ka kay Kristo. At makakaasa ka kahit anong nararanasan mo sa buhay. Kahit tagtuyot o kaya paikot-ikot ka sa disyerto at hindi mo pa nakikita yung pag-asa sa buhay, God is not against you. God is all out for you. Kung yung promise niya, yung provision niya, yung protection niya, yung presence niya ay na kay Hagar at kay Ishmael, how much more for the people of God? Bakit natin pagdududahan yung pangako niya? Bakit natin pagdududahan yung provision niya? Bakit natin pagdududahan yung presence niya sa buhay natin? Tutuparin niya ang lahat ng ipinangako niya. Ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin sa araw-araw. At sasamahan niya tayo kahit sa, lalo na, hindi lang kahit, lalo na sa hirap ng ating buhay. Very special, right? Yung pagtrato sa atin ng Panginoon. Because we are children of God. Iba ang pagtrato mo sa sarili mong anak kaysa sa anak ng kapitbahay mo. Kapag magkapareho, may diferensya.
sa pag-iisip mo. Very special yung treatment sa atin ni God because we are children of promise. Pero ibig sabihin ba, nagbibigay ba ito ng kalapatan sa atin na tratuhin yung mga outside of the covenant, yung mga non-members ng church, yung mga hanggang ngayon ay unbelievers, nang basta-basta lang. Ah, kami ang mga anak ng Diyos. Kayo, hindi. Mga anak kayo ng demonyo. Is that attitude befitting a child of God? No. Bakit? Kasi we also reflect yung character ni God sa story sa dealing natin sa mga unbelievers. We represent God. Dala-dala natin sa kanila yung promises ni God. Dala-dala natin sa kanila yung provision ni God. Dala-dala natin sa kanila yung presence ni God through the gospel and through our life na nagpapakita kung gaano kalaki ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kaaway. Madali bang gawin yon? Madali kung yung ibang tao ay maganda yung pagtrato sa'yo. Madali kung yung nangungutang sa'yo ay laging nagbabayad at meron pang dagdag yung kanyang bayad. Pero paano kung yung ibang tao na yung may atraso sa'yo? Paano kung sila na yung sumalbahe sa'yo? Paano kung sila yung nambastos sa'yo? Paano kung sila yung paulit-ulit na nakagawa ng kasalanan sa'yo? Is it easy to treat them like how God treated Hagar and Ishmael? No. It's not easy. Impossible. Pero kung nasa atin ang Diyos, nothing is impossible with God. If the grace of God is at work in our heart, that's not impossible. So, hindi pa pala tapos yung story. Nandito na naman sa eksena, look at the last part of the story. Sino na yung, wala na si Hagar, wala na si Ishmael, nagsumala na yung kutina, pero bumukas ulit yung kutina, sino nakita natin na character sa story? Si Abraham at si Abimelech. Oh, di ba? Tapos na to sa Genesis 20. Do you remember yung story doon? Na sila yung, silang dalawa lang, yung pinaka-highlight sa Genesis 20. Sino pa yung may kasalanan? Di ba si Abraham pa yung may kasalanan kay Abimelech? Dahil nagsinungaling siya? So sinuli na ngayon ni Abimelech si Sarah? Hindi lang yon. Marami pang mga mga tauhan ang ibinigay kay Abimelech. Siya na yung nakagawa, kay Abraham. Siya na yung nakagawa ng kasalanan. Siya pa yung binayaan ng Diyos in spite of that. Pero dito, anong nangyari at this point, si Abimelech kasama si Picol na commander ng kanyang army, nakita niya yung presence ni God na kasama and at work sa buhay ni Abraham. Sabi sa verse 22, look at verse 22. Sabi ni Abimelech, God is with you in all that you do. Inalok siya ngayon na magkaroon sila ng kasunduan or covenant. Hindi ito yung covenant with God, but covenant between two human beings. So ano daw yung covenant? Kung paano maganda yung trato niya kay Abraham, yung covenant, ganun din ang gagawin ni Abraham sa kanya at sa kanyang pamilya. Pumayag ba si Abraham? Yes. Okay. Manunong pa ako sa covenant, sabi niya. And that's a very beautiful picture na nagre-reflect kung paano ang Diyos nakipagkasundo sa atin na kapag tayo nakikipagkasundo sa kapwa natin tao, that's a reflection of the covenant we have with God. Kahit sa mga unbelievers, di ba? We have some covenant with unbelievers sa business, sa friendship, nakipagkasundo tayo sa kanila. And that's a good reflection. Paano kung merong sumira ng usapan? Mahirap. So dito, kinumpunta ni Abraham si Abimelech. Bakit? Kasi yung well of water, yung balon, dito naman tayo sa balon, nasa kanya na at kailangan nila syempre for survival. Di ba? Wala naman silang mabibilang water station sa panahon na yon. Inangkin ulit ng mga tauhan ni Abimelech. So, nilapitan ni Abraham si Abimelech at kinonfront. And then, ito namang si Abimelech, sabi niya, teka, wala akong alam dyan. Tsaka, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? So, maaaring totoo yung sinasabi niya, o kaya baaaring nagdadahilan lang siya para hindi masira yung kanilang kasunduan. Pero whatever the case, napansin niyo na baliktad na yung eksena dito? Noong una, may atraso si Abraham. Ngayon naman si Abimelech yung may atraso. So, ngayon, kapag may atraso, di ba, naniningil tayo, ikaw magbayad, ikaw may atraso. Pero si Abraham, nagbigay pa siya ng mga hayop para kay Abimelech. So, nabaligtad na yung sitwasyon. And they also, and again,
They made a covenant. Meron pang pitong tupa ang ibinigay ni Abraham kay Abimelech. And then when you look at verse 28, the two men made a covenant. And then pinangalanan yung lugar na yun na Beersheba, na ang ibig sabihin ay Well of Seven or kaya Well of the Oath, balon ng panunumpa. So doon sa Beersheba, verse 32, they made a covenant. Tapos umuwi na, pagkatapos noon, umuwi na si Abimelech at saka si Picol, na commander ng kanyang army. May atraso. But they still made a covenant. Hindi na sinabi na, okay, ala na, sira na itong kasunduan. Tama na to, naglolokohan na lang tayo. Diba, it's a more beautiful reflection ngayon ng covenant ng Diyos para sa atin. Bakit? Madali na mo makipagkasundo sa isang tao kapag madaling kausap eh. Madali makipagkasundo sa isang business partner kapag faithful and responsible at honest yung kapartner mo. Pero kapag inaagabyado ka, niloloko ka, ini-scam ka, at sinisaraan ka sa iba, ibang usapan na yun. But this is a more beautiful reflection of God's covenant with us. Bakit? Are we faithful sa covenant natin sa Panginoon? No. Napakaraming atraso natin sa Panginoon. Napakaraming beses ininsulto natin ng Diyos. Napakaraming beses sinuway natin yung utos niya. Napakaraming beses binabaliwala natin yung mga pagkapala na ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng yon, God is still faithful sa covenant. Hindi niya sinabi na, tama na. Baliwala na yung covenant na ito. But God remains faithful to us. Oh. Hindi lang tayo pinatawad sa kasalanan natin. Hindi lang tayo pinagkasundo sa Kanya. Ibinos pa sa atin yung limpak-limpak na pagpapala dahil kay Kristo. So, if we experience that kind of covenant faithfulness, tapos hirap na hirap tayo makipagkasundo sa mga tao na nang agrabyado sa atin o kaya nang away sa atin, that's gospel forgetfulness. Ang ibabaw sa atin, lagi natin naaalala. Di ba kahit 20 years ago na, 30 years ago, naaalala pa natin. Yung pagkakautang o yung atraso ta sa atin ng ibang tao. Sa halip na alalahanin natin yung napakalaking atraso natin sa Diyos na Kanyang pinatawad lahat. At pinalitan pa niya. Biniyayaan pa niya tayo. Hindi hayop yung ibinigay sa atin. Yung Kanyang sariling anak ang ibinigay para sa atin. Nung isang araw, merong chismis na nakarating sa akin. Gusto niyong marinig, ano? Magandang chismis. Merong tayong kapatid sa Panginoon, matagal lang magkaaway, na isang araw lang ay nagkausap, humingi ng tawad sa isa't isa, pinatawad yung isa't isa, kasundo. And that's a very beautiful picture of the gospel. Kung paanong pinagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos. And we reflect that reconciliation and peacemaking sa bawat isa. Masabi natin, hindi ito gawa ng tao. Hindi ito dahil sa Kanya, hindi ito dahil sa Kanya, hindi ito dahil sa pastor. This is because of the work of the Holy Spirit. Pero dahil dalawang tao yung involved, paano pag nag-aaway na naman? Paano pag may nagawa na naman kasalanan yung isa doon sa isa? O kaya isa naman yung may kasalanan doon sa isa? Pwede bang mangyari yun? Yes. And it happens every time. Sa marriage, sa mga kasama natin sa church, or sa business transaction. Eh yung kasunduan ni Abraham sa kay Abimelech, tungkol doon sa well of water, fast forward sa story. When you look at Genesis 26, anak ni Abraham si Isaac, anak ni Abimelech, Abimelech pa rin ang pangalan, na naging king of Gerar. Nagkaroon na naman ng problema, nagkaroon na naman ng issue. Dahil yung mga tauhan ni Abimelech, tinabunan na yung balon. Ito namang buhay ni Abraham. Napaka salimot. Walang katapusan yung mga problema sa kanyang buhay. Hanggang sa anak niya, nagpapatuloy yung mga problema sa kanyang buhay. At marami pang, when you look at the last verse of story, last verse. Napakaraming araw pa ang ilalagay niya doon sa lugar ng mga Philistines. Marami pang problema, marami pang conflicts, marami pang sakit ng loob, marami pang sakit sa puso.
Just wait until Genesis 22 next week kung gaano kasakit yung mangyayari sa kanya. So sa mga panahong ganyan yung nangyayari sa buhay natin, madali sa atin ang kumalimot sa ginawa ng Diyos. We are all forgetful. Kaya kailangan natin ng palatandaan. So ano ginawa ni Abraham? Balik tayo dun sa nalaktawan ko na isang verse. Verse 33. Nagtanim siya ng puno. Hindi dahil siya ay environmentalist o kaya ay plantito, kundi bilang palatandaan o monumento na sa mga oras na iyon, ang Diyos ay nananatili na faithful sa kanyang covenant sa kanya. At tumawag siya sa Panginoon, he called on the name of the Lord, sumamba siya sa Diyos. Anong pangalan ng Diyos na nakasulat sa verse 33? The everlasting eternal God. Ang Diyos na walang hanggan. Sa Hebrew, El Olam. Diyos na walang hanggan, walang hangganan. Hindi siya sakop ng oras, hindi siya sakop ng panahon ng tao. Hindi siya malilimitahan ng gawa ng tao, hindi siya malilimitahan ng kapalpakan ng tao. He is in full control of all of your story, all of history. So kapag nainip ka, tagal-tagal na nang pinagpipray mo hanggang ngayon, ay wala pa rin sagot ang Diyos. He is the everlasting God. Huwag mong kakalimutan. Kapag ang dami nangyayari sa problema ninyo sa pamilya, sa marriage, tapos hindi mo malaman, ano naman ang kinalaman itong mga problema na ito sa redemptive purposes ng Diyos para sa akin? We cannot fully understand everything, but we need to remember, He is the everlasting God. Ah, itong pandemic na ito, nakatagal-tagal na, parang ito ang everlasting, na wala ng katapusan. We need to remember that this is still part of God's story. He is the everlasting God. Nakakalimutan mo? Anong dapat mong tandaan? Na this everlasting God ay pumasok sa mundo natin. Pumasok sa panahon natin, nilimitahan ng kanyang sarili, ipinanganak bilang isang tao, namuhay lang siya sa napakaikling panahon, 33 taon. Siya ay pinatay, pero sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. At kung sino man ang sa kanya isasampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Life everlasting. So if we have eternal life, and we remember that our God is an everlasting God, gaano man karami ang kapighatian na naranasan natin sa maikling buhay na ito, lahat yon ay hindi maikukumpara for all eternity of joy and pleasures and blessings and treasures na meron tayo kay Kristo. So, meron tayong palatandaan na ginagamit ang Panginoon. Whenever we sing the gospel, whenever we pray the gospel, whenever we read the gospel, whenever you hear the preaching of the gospel, kapag may baptism tayo, kapag may Lord's Supper tayo, napakaraming palatandaan ang binibigay ng Diyos sa atin na palaging nakakalimot sa kanyang mga pangako. So we can remember that our God is a faithful God. He is a covenant-making. He is a covenant-keeping. He is an ever faithful God. Let's pray.